Alamin natin ang simple at tahimik na buhay ng dating singer na si Roselle Nava. Kamakailan lamang nang mag-viral ang live stream ni Gigi Delana dahil sa pagkanta niya ng sikat na awitin ni Roselle Nava na Bakit Nga Ba Mahal Kita. Hindi naman talaga maikakaila ng husay at talento ni Roselle sa pag-awit ay talaga namang kahanga-hanga at damang-dama ang damdamin na isipabatid ng kanyang awitin. Si Roselle ay sumikat noong dekada 90 kung saan ay naging in-demand diva at binansagan pang Philippine pop queen or sentimental diva noon. Sa kasagsagan ng matagumpay niyang karera noon, ay napabilang siya sa youth-oriented show na Ang TV magmula taong 1992 hanggang 1997. Ilan naman sa mga sikat na artista na kanyang nakasabayan sa pamamayagpag ng kanyang karera ay si Angelina Magdangal, Rica Paralejo, Angela De Leon, Claudine Barreto, at Antoinette Toast. Ipinamalas rin ni Roselle ang kanyang husay sa pag-awit sa telebisyon sa ASAP mula 1995 hanggang 2004, kung saan ay talagang hinangaan ng marami ang kanyang talento. At talaga namang ang kanyang natatanging talento sa pag-awit ay kanyang pinatunayan matapos ng maging number 1 sa radyo at nananatili ng 8 buwan sa radio charts ang kanyang signature hit na Bakit Nga Ba Mahal Kita. Ngunit, nasaan na kaya ngayon ang sikat na singer na naghatid ng madamdaming awitin sa kanyang mga tagahanga? Ngayon nga ay masaya nang namumuhay si Roselle kasama ang kanyang pamilya. Ikinasal si Roselle sa kanyang asawa na si Allen Ford Lee Tan na kanyang dating business partner noong January 18, 2010 sa Manila Cathedral. Ang kanilang matamis na pagmamahalan ay nagsimula matapos magkakilala dahil sa kanilang mga kaibigan. Ngayon nga ay masaya at makulay ang kanilang buhay kapiling ang kanilang dalawang anak na lalaki na sina Rafa at Ram. Matapos namang lisanin ang mundo ng showbiz, ay pinasok naman ni Roselle ang mundo ng politika, kung saan ay tumakbo siya bilang counselor sa Paranaque noong taong 2016. Samantala, matagal na rin hindi napapanood si Roselle sa telebisyon. Kaya naman, namasilayan siya sa Masked Singer Filipinas bilang Adarna na kahit hindi nanalo ay marami pa rin ang humanga at nakamiss sa kanyang magandang tinig. Nagdiwang ng kanyang ika-43 years na kaarawan si Roselle noong nakaraang buwan ng Marso. At kapansin-pansin naman na tila hindi nagbago ang kanyang itsura at nananatiling bata ang kanyang magandang mukha. Ano sa tingin nyo? Mag-iwan lang ng comment, like, and share this video, and don't forget to subscribe. This is Daming Alam TV.